Ito yung mga trabante dito sa may... Sila yung trabante dito sa may tulay, kadayo sa may tulpong. Yan, sa taas niya, sir. Yung mga ano, sir? Oh, Ruli. Ruli. Lumayak. Habil daw ang drag dance. Ayan. Sila yung mga director dito kadayo. Yan. Salamat, salamat. Thank you, sir. Salamat. Yun, ito yung kung dito kadayo. Sila yung nagatrabaho dito sa may tulay, sa may Tugbok district. Okay. Morning kalay Wellcasting Channel at welcome to panibagong vlog ngayon. For today's videos kadayo, isa na namang proyekto sa Davao ang ating sisilipin dito sa banda sa may Tugbok area. So yun, doon din dati, sa nakaraan nating video doon sa may Pangkiruan Ridge, yung dike mismo, ang malaking dike or plant control area. Ngayon dito sa may, ditong side sa may Tugbok area, patungo na itong Davao Bukidnon Road ating pupuntahan patungo ng Kalinan. Isa pang project dyan ating pupuntahan at ating silipin kung ano ng mga improvement. Yan, pupunta tayo. Don't forget to like and subscribe our channel, Kuya Dayo. Then kung bago ka pa lang sa akong channel, yan, pupunta tayo. Nandito tayo sa may kung kada itong area na to, itong bypass road na nanggal patungo pa. Kung galing ka ng Kalinan, patungo ng downtown, pwede ka dadaan dito sa may bypass road patungo ng Katuluron Grande. At itong daan, itong kasada na to, patungo na to ng Mintal. Yan. So, pupunta tayo sa may isang project dito sa Davao, itong daan sa may Davao Bukidnon Road, isang tulay o isang bridge ating pupunta natin sa silipin. Okay? Yan. Let's go! Nito tayo sa may Tugbok na dito sa may Sismong 22. Ito yung daan ng Davao Bukidnon. So napansin niyo marami ito nakahilirang mga tindahan. Ito yung nagabaligyan ng mga hito. Yan. So marami nitong mga hito kasi itong lugar na to parang kinakurian itong hito farm yung area na to. So pakita ko sa inyo yung mga hito. So yun ang mga nakahilirang mga hito. So sir, pilan kilo sir? So 150 lang ang kilo kadayo. Kung gusto nyo mumili dito ng hito na mas mura, ito ka bibili sa itong area na to. So ito na lugar, di ba? 22, no? Alos Amigos. Alos Amigos, di ba? 22, dili. Kilometer 19. Ayan, sige sa ma'am. Sige taas sa ma'am. So dito ka makabili ng mga hito ng marami. Kasi ito yung lugar na to, mga kadayo. Ito yung tinaguri ang hito farm, itong area na to. Kasi maraming mga basakan or parang paspan yung area na to, dito nga area. So dito sila nag-culture sila ng mga hito. So dito lahat ng sa Davao ng mga hito sa Davao na mabilin mo sa Davao, dito yan ginakumpra. Ito yung diapali, dito yung mga wholesaler ng mga hito. Yan. Ilan kilo, ma'am? 150. So 150 ang kilo. Every truck halos-halos na lahat dito mga hitoan. So kung gusto kang kumain ng hito, dito ka pwede ka magpaluto sa ilang mga tindahan. So malapit na lang tayo sa itong project na pupuntahan, itong area na to. Nag-stop over lang tayo dito para patingin ko sa inyo yung mga hitoan dito sa may kilometer 19 na to nga area na tayo. Kilometer 19 sa may Tugbok, Alos Amigos. Alos Amigos kasi nadaan na natin ang Tugbok. Galing sa ating pag-intro ha, mga 5 minutes makarating ka dito ng area na to. Patungo ng Kalinan din. So pupunta tayo na sa may ating project na itong gustong makita or ma-vlog. Okay? See. Thank you.
yan. So nandito na sa may site mismo kadayo dito sa may tugpok kilometer 20 kilometer 19 na to kadayo itong project na to. Matagal na kung hindi lagi kong kinadaanan patungo ng kalinan patungo ng kumag-vlog tayo dito sa site sa may Luis na banda sa Davao. Itong tulay na to, so matagal na itong lagi kong makikita. So pero ngayon ating i-vlog, i-update lang natin kung kumusta na. So isa, one way lang itong daan. Ito one way lang kasi hindi pa to tapos itong project ng isang itong project na to, itong tulay. So parang malapit nang matapos itong project na to. So ito yung daan ng para patungo ng Davao galing ka ng Bukidnon. So ito yung Bukidnon Davao Road na ituan tulay. So itong site na mismo sa mag kilometer 19 yata to or 20 na to, galing tayo ng Hituan, malapit lang sa Mahituan itong, so okay na itong area na to. So kapit na malapit na tayo i-open, kami mga balas dyan. So tingnan natin dito itong project na itong tulay. Ayan. So ito yung ilog ng tugbok. So tatagal na itong lagi kong nadaanan itong project ng tulay na ito sa akin. Pero malapit na nang i-open tingali kay ito yung matapos na, tapos na lagalagyan nila ng tawag to, railings o siding. ito kadayo itong tungkuan na ito. So pa-curing lang nito, ito kaya pa-curing na din, maglagay sila ng approach tingali itong side. So pa-curing na lang, pwede na ito madaanan. So parang matapos na ito sa Disanuari at ito, hindi ko na alam baka magbuot-buot ko may magbas naman sa akin. Yan. So ito yun itong Davao Bukidnon Road ng Tugbok District na tulay itong bridge na to. So magpagawa lang sila tingnan na approach dito itong aside na to. So, yun. So sana matapos na to kasi ma-open na, para ang liit ng daan dito kadayo. So dalawa ang magdaan, so mas may posibilidad na mag-traffic kasi yan o, tingnan nyo ang liit ng daan, one way lang. One way lang. Tapos malaki to pag matapos itong bridge na to. So pag once na maraming rush hour, daming sasakyan. So malapit na itong ma-open kasi pa-curing na lang itong tapos lagyan na yung approach, tapos pwede na i-open yata itong side. So itong area na to, yan. So naglagay sila ng mga culvert o inbornal. Yan, itong side. So walang mga tao, walang trabaho ngayon kasi sandy itong correcto na to. So ito yung gusto ko pakita sa inyo, ah. Si tagal ko ito yung nadaan-daanan. Pero parang malapit na matapos, magpa-curing na lang mga kadayo. Yan, ang ating vlog dito sa may Tugbok District. Tugbok, ay. Tugbok District. Itong Davao Bukidnon Road, tulay itong bridge na to. Okay. Update natin sa may tulay ng Tugbok District or may Los Amigos mismo.
kung isang pulito dito, isang tulay na ginawa. So, malapit na lang matapos daw to. Parang mga miyata matapos na to. Itong area na itong tulay na to. So yun, sa pang mga ating isang project pa ginawa dito sa Davao. So palagi tayong nag-update sa Microtel Road, Bypass Road. So may mga minor project pa dito sa Davao nga ginawa din. So malapit na to matapos daw. Itong project na to. So malaking kalaking kaginawaan sa mga turista pag once na matapos na itong project. Yan, shout out sa mga supporter, subscriber o mga basher. Yan, okay tayo. Sa may nagbuat sa akin nga bakit din nila ma-Bisaya. Si Bisaya akong tako. Ayan, may iba sa mga tribo na hindi makintindi ng Bisaya. Kaya sa Tagalog ko, kahit hindi mahirap sa Tagalog. Yan, ganda yan. Dan salamat o don't forget to like and subscribe our channel. Nandito tayo sa may Tugbuk. Ito yung Tugbuk River. Nakaupo tayo dito sa may bato. Mga bato. Yan, salamat o don't forget to like and subscribe our channel. Kuya Dayo is peace.